Hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na ang mga tol, One Punch Man Chapter 196. Siyempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. Bali sa last chapter, nakilala nga natin ang mga party ninja mula sa Ninja Village. Pinuntahan ng mga ito si Sonic at sinabing na-awaken ang founder nila at inutusan nga rin ito na ilure si Flashy Flash. Samantala nalaman natin na gusto palang malaman ni Leblas kung paanong maibabalik sa normal yung mga taong naging monster. At mukhang ang susi nga raw dun yung psychological state ng isang monster. At sa huli, tinanong na nga ni Flashy Flashy Blast kung may alam ba ito patungkol sa koneksyon ng Ninja Village at ang God. So bali, ayan na nga ang mga nangyari sa last chapter at dito na magsisimula ang chapter 196 ng One Punch Man. Tinanong nga muli ni Flashy Flashy Blast kung may alam ba ito patungkol sa koneksyon ng God at ng Ninja Village kung saan siya pinalaki. Nabigla nga si Manoko habang si Saitama naman sinabing yun nga raw yung village na sinasabi ni Sonic at nung dalawa pang ninja. At tanong naman dito ni Flashy Flash kung si Blast ba raw ang sumira sa village na yon. Sagot naman ni Blast hindi niya nga raw masisisi ang si Flashy kung magkaroon nito ng galit sa kanya. Pero sagot nga ni Flashy hindi raw ganun dahil sa mas okay nga raw yun para sa kanya. Sabi naman ni Blast talagang mukhang gustong burahin daw niyang si Flashy Flash ang memorya patungkol sa village na yon. Habang si Saitama naman talagang nagtataka sa kung ano bang pinag-uusapan ng dalawa. Kaya dito pinaliwanag nga ni Flashy Flash ang patungkol sa kanya at sa Ninja Village. Sinabi niyang pinalaki nga raw siya sa Ninja Village na yun na isang training facility para sa mga assassin. Located nga raw ito sa napakalalim na gubat na talagang hindi mararating ng normal na tao dahil sa barrier nito. At 9 years ago matapos nga raw siyang makaalis sa village na yun, narinig niya nga raw na talagang na-wipe out ito ng kung sino. Pero wala na nga raw siyang interest dahil sa tumakas na nga raw siya sa lugar na yun. Pero talagang napapaisip nga raw siya dahil during dun sa 3 panels kung saan na-locate ni Saitama si Manako, bumalik nga raw siya dun sa village at chinek niya nga raw ito. At sabi nga dyan ni Saitama talagang napakabilis nga raw ni Flashy, habang sabi ni Manako mabuti raw at hindi ito nawala. So bali yun nga yung nangyari sa mga nakarang chapter kung saan sinabi ni Saitama na nakita nga raw nila si Manako matapos ang 3 panel. So bali hindi ko nga naipaliwanag noon pero yun nga tinatawag na fourth wall. Kung saan yung karakter nga sa kwento alam na binabasa nga sila sa manga. Kumbaga alam nga ni Saitama na meron niyang nagbabasa ng kwento niya dahil sa sinabi niyang 3 panels yung nakalipas nung makita nila si Manako. So dito pinakita nga nung bumalik si Flashy Flash dyan sa Ninja Village. At ipinapakita nga dyan na talagang sira-sira at napakarami na ngang butas nito. Nagpunta nga siya sa room kung nasaan ang God Cube at nakita niyang wala na nga ito. Kaya dito sinabi nga ni Flashy na nung nakita niya nga raw yung mga butas na pabilo, mukhang talagang alam niya na nga raw kung sino ang may kagagawa nun. Kaya tinanong niya nga dyan si Blast kung umatake ba ito para ma-recover yung God Cube. At salamat nga raw sa mga upper class ninja dahil sa nabuo nga raw yung memorya niya. Nakatago nga raw sa napakalalim na parte ng facility ang cube. At maaaring ang facility nga raw na yun talagang nakamodel sa cube. At kung mapapansin nga natin, ang Ninja Village facility na to talagang mukhang parehong pareho sa God Cube. Pa-cube nga rin ang facility na talagang parang weird nga para sa isang Ninja Village. Maaaring talagang sinasamba nga nila ang cube kaya talagang ipinarehas nga nila yung itsura ng village nila. So dito ng bata pa si Flashy at si Sonic nakita nga nila nung comatose ang founder ng Ninja Village. Nasabi nga ni Flashy na natutulog nga raw ito sa isang recovery capsule at mukhang talagang hindi na nga raw tao ito. Kaya kung ganun safe na nga raw para i-assume na nakatanggap nga raw ito ng kapangyarihan mula sa God. At mula nga dyan in-reveal na ni Blast ang patungkol sa founder ng Ninja Village. Ang lalaki nga raw na yun ay partner niya at dati nga raw silang magkasama sa paghahunting ng cube. At ang pangalan nga raw nito si Empty Void. Matapos nga raw itong ma-monsterize pinagbawal na nitong gamitin yung pangalan niyang yon. Kaya tinawag na nga lang daw itong Deathman. So parang weird na naman nga yung pangalan ng founder dahil sa meaning nga ng Void completely empty. At ang pangalan niya nga Empty Void. Habang si Saitama naman mali na naman nga yung pagkakarinig at akala niya nga ay boiled o nilaga. So dagdag pa nga rito ni Blast tanging si Empty Void nga lang daw yung may ability para mabuksan ang Gate of Celestial Rock Cave. At yun nga raw yung connection papunta kung saan nagtatago ang God. Kaya ngayon talagang patuloy nga lang daw na naghahanap ng paraan itong si Blast para maibalik sa normal ang partner niya. So ayun, parang foreshadowing nga ito na maaaring maibalik nga nila sa normal ang
ang founder ng Ninja Village. Dahil sa alam nga natin na darating nga yung punto na talagang kinakailangan nga nilang kalabanin talaga ang God. At para magawa nga yun, talagang kailangan nga nilang ability ni Empty Void. At nakikita na nga natin final ang magiging napakatinding laban ng pinakamalakas na kalbo laban sa God. Mas makakabuti nga na talagang ma-open nila yung dimension kung nasaan ang God at dun sila maglaban. Dahil sa alam naman natin na talagang magiging napakatinding pagkawasak na ng laban na yon. Kasunod may dumating ang sulat para kay Flashy Flash mula kay Sonic. Nakalagay nga sa sulat na na-awaken na nga raw ang lalaking yon. Talagang target nga raw nito si Flashy Flash. Wala nga raw magagawa ang pagtakbo kaya dapat nga raw isettle ito. Kaya magpunta nga raw ito sa hideout niya, maghihintay siyang mag-isa. At yun nga raw yung lugar kung saan nakita nila yung childish dream nila. So dito talagang nabigla nga si Blast dahil sa nalaman nila na na-awaken na nga ang lalaking yon. At 15 years na nga raw yung nakakalipas nung halos mamatay ito sa laban sa kanya at makatakas. Maring nakarecover na nga raw ito ng matagal na at naghihintay lamang sa magandang timing para sa pagbabalik niya. At naisip naman dito ni Flashy Flash na mukhang hindi nga raw ma-deliver ni Blast yung final blow kaya mukhang talagang napakalambot daw nito. Nagtaka naman si Saitama kung talagang sulat ba raw ito ni Sonic dahil sa napakaganda nga raw ng sulat. Pero sabi nga ni Flashy Flash alam niya nga raw na sulat ito ni Sonic dahil siya nga raw ang nagturo doon. Kaya sabi nga ni Saitama kung ganun daw mukhang tinatama daw si Sonic nung sumulat ito ng mga challenge letter sa kanya. Parang na-open nga raw siya dahil doon. So hindi ko na nga matandaan kung kailan ba sumulat si Sonic para kay Saitama pero ito nga yung sulat ni Sonic para kay Flashy Flash. At makikita nga natin na talagang napakaganda nga ang pagkakasulat niya ni Sonic. So sabi nga rito ni Flashy mukhang nasa control na nga raw ng founder si Sonic. At maaring napilit nga raw itong sumulat para talagang malure siya. Kaya kung pumunta nga raw siya sa hideout na yun siguradong magpapakita ang lalaking yun para tapusin siya. At isang perfectong chance na nga raw ito para makabawi yung si Blast. So lumabas na nga sila ng association at sinabi nga ni Flashy na meron nga raw siya munang gustong gawin kaya umuna na nga raw ang mga ito sa hideout. So mangayon nga lang si Blast at tinanong kung tama ba yung address na nakasulat sa papel. Umuo nga si Sonic at tinanong nga ni Blast si Saitama kung sasama ba ito. Sagot nga ng pinakamalakas na kalbo ay oo dahil sa wala naman daw siyang gagawin. Sabay gamit nga dyan ni Blast ng black hole niya at sinabing magmadali nga raw yung si Flashy Flash at magpunta na nga rin daw agad doon. Napakabilis nga rin umalis dyan ni Flashy habang naiisip niya nga yung mga nangyari sa kanila ni Sonic nung bata pa sila. Narito nga sila sa gubat malapit sa Ninja Village. Tinanong nga ni Flashy si Sonic na kung bata na ba raw ito nung napunta dyan. Sagot naman ni Sonic dahil nga raw dun sa mga memorya mula sa labas napapanatili niya nga raw yung sarili niya. Sabi naman ni Flashy Flash siya naman daw talagang sinilang na sa facilities na yan at pwinersa na nga raw siyang mamuhay na nakabatay sa training program simula pa nung pagkabata. Sabi naman ni Sonic maaring nagtataka raw si Flashy Flash kung paanong hindi siya nagagaya sa ibang mga ninja. Sinabi nga raw ng mga instructor na talagang isang nga raw siyang failure pero hindi nga raw totoo yun dahil sa isinilang nga raw siyang merong napakalakas na soul. At dahil dun talagang hindi nga raw siya makontrol ng mga ito. Meron nga raw talaga siyang pangarap. Aabutin niya nga raw ang pinakamataas ng management at siya ang mamamahala ng village. Babaguhin niya nga raw ang maling sistema ng organisasyong ito at papalakihin nga raw nila ang mga ampun sa isang malaya at open environment. Yung mga assassination technique nga raw talagang useless at para lamang sa pagpatay ng mga tao. At ang tingin niyang merong value yung kapangyarihang mabuhay sa kung anumang gusto mo. Wala nga raw sila nun ngayon sabay tanong niya nga dyan kay Flashy Flash kung tutulungan ba siya nito. Nakikita niya nga raw sa mga mata ni Flashy na talagang parang pareho lamang sila at nakapag-desisyon na nga rin daw siya sa bagong spot ng itatayo nilang bagong village. At mula nga dyan itinuro nga ito ni Sonic sa mapa. Yan nga mismo yung lugar ng childish dream nila. At mula nga dyan talagang pinuntahan nga ni Flashy Flash ang lugar na yan at nandyan nga rin talaga yung si Sonic. Sabi ni Flashy ito na nga raw yung the place where the childish dream are seen. Parang natuwa nga si Sonic dahil sa naalala pa ito ni Flashy Flash. Dagdag pa ni Sonic a few years ago nagkaroon na nga raw ng daan papunta dito. Ginawa nga raw itong tapunan ng mga industrial waste company. Puno nga ito ng mga basura at ang nakikita nga raw nila illegal dumping. At sabi pa ni Sonic isa nga raw itong perfect setting para tapusin nila ang nakakahibang na pangarap na yon. Naghanda na nga ang dalawa at talagang maglalaban na nga si Flashy Flash at si Sonic.
At yan ang araw yung The Place Where Dreams End. So talagang makikita nga natin ang laban ng dalawang matinding ninjang ito. Tingin ko nga mas malakas si Flashy Flash, pero hindi pa nga rin talaga natin masabi. Sa huli makakasiguro tayo na magkakampihan din naman ang dalawang ito. At talagang hindi nga matatapos sa lugar na yan yung pangarap nila. Subali ayan na nga ang matinding mga pangyayari sa chapter na to. Kung nagustuhan mo nga ang video natin, syempre huwag mo kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!